Kasama na po natin sa linya ang presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, si Ma'am Mary Zapata. Ma'am Mary, magandang umaga po. Ms. DJ, good morning. Mr. Ted, good morning. Good morning po, ma'am. Good morning. Ma'am Mary, ano po ang reaksyon ng inyong grupo dito nga po sa mangyayari na at ibibigay na toll rebates ng iba't ibang expressways para sa mga truck na may dalang agriculture products na magsisimula na po on June 1? Ito po ba'y sapat na para nga mapababa yung presyo ng agricultural na produkto at para din po maibsan yung hirap din at sobrang gastos na pinapasa ng mga truckers? Well, in a way, makakatulong yon. Pero siyempre, hindi naman kalakihan yon. That is just part of the transport expenses. Uulitin ko yung sinasabi ko lagi kay Mr. Ted, ang panakamalaki namang gastos ng mga truckers, yung mga unnecessary expenses. But this is a welcome development. Mm-hmm. Ang amin lang iniintay coming from DA kung paano ang implementation nito, kung kasi marami yung agricultural product na sinasabi. Maraming obviously yung karga mo makikita. Like for example, manok, baboy, itlog, makikita mo kaagad yon. Tama po. Pero yung mga imported commodities like all imported meats, bigas, gulay, mm-mm, so onions, garlic, naka-containerize yan. Correct. At saka yung sinasabi nila na it's only 900 trucks ang po pwedeng makinabang. Pero kaming lahat na na-tracker, maliban dun sa sinabi ko sa iyong mga live na nagbabiyahe galing sa mga probinsya, kami halos lahat bumibiyahe kami ng mga ganon. Ultimong munggo nga natin, ultimong ang yung pansahog sa halo-halo natin ng mga beans, lahat yan importer. Yan ba ikasali? So, we are expecting na basa ko na nga din sa dyaryo at ito nga pinag-uusapan natin, if ever we will not be given a clarification soon, we will write, I think, the DA on how the implementation should be. Okay. Okay, kasi nga walang question sa gustong mangyari sa adhikain pero the devil is in the details again. So, ma'am, ganito ho, ano, kasi meron pong parang ano ho dito, hindi maayos na paglatag sa balita, ano. Hindi ito exemption sa toll, di ba? Hindi po eh. Yes. otherwise, malaki mawawala sa operators ng ating expressways. Ang binabanggit ba dito, anong particular na rebate dahil sa increase na bagong ipinapataw? Paano po, ano ba ang informasyon? Kayo ba'y nakonsulta dito in the first place? Yun nga, the sad thing, hindi. Kaya nga, ito lahat nalalaman namin through the news, through the TV, through the radio, at saka dito sa dyaryo, no? In fact nga, ngayon nga ito, natutukan ko dito sa dyaryo na to at yun nga, naka-identify. At saka ito naman eh, this is not an incentive from the government. Ang mag-dole out din naman dito is kapwa private company, di ba? Ito hong mga operators natin. Oo, silang magsasacrifice nito. Nothing to lose from the government. Okay, ganito ma'am. So ngayon po, hindi nyo pa alam ang total mechanics nito at magkano ba ang makukuha nyong rebate? Ang mayroong nagsasabi na yung naunang rate ng toll fees, it will be implemented. Hindi kami subjected for additional tariff nung sa toll fees. Yun na nga yung kailangan at hindi na naman ito surprising na gagawa sila ng ganito mga pronouncement na para kanino ba ito? Bakit? Hindi namin alam. We should be the first party to know. Dapat kami ang nakakaalam nito. So, yun nga. After this, at napu-float na talaga sa news, at hindi pa rin kami ipinatawag in coming days, we will make the necessary formal letter to the DA requesting for a meeting kung how it will be implemented. Ako lang po'y nagtataka, Ma'am Mary,
na kayo ang isa sa pinakamalaking truckers association. Tapos magkakaroon po ng ganitong polisiya na hindi man lang kayo tinatanong para man lang sa inyong input at pagtutulong sa paghubog po dito ng panuntunan. Sabi ko nga sa iyo, Mr. Ted, lagi namang ganyan ang gobyerno eh. Para bang they always bark in the wrong party. Hindi ko alam kung saan ang galing itong kanilang mga informations na ito, na it's only 900 truckers will be benefited. Sana yung mga first informations na ganito, we should have been consulted para we can give an input na hindi naman namin sinasabing yun na yon, no? But it could be a basis. Okay, sige. So mamaya po kasi yung TRB, tatawagan din namin eh, para humalaman lang ano, sa paano ho ba ang mga detalye po nito at kung sino kanila mga tinanong. So ma'am, sa ngayon, ano po, di ba na ipapatupad na itong bagong toll fees, di ba? Yung bagong? Toll fees, right? Yes, by June 1. Opo. And then, Sa ngayon, ang inyo pong sistema dyan sa inyong mga trucks, hindi ho ba may mga RFID na ho kayo, naglo-load kayo? And then, yes. Opo. So, ang binabanggit po kasi nga dito na in case ito ipatupad, bayad pa rin kayo eh, di ba? Bayad pa rin kayo sa increase, pero... Ibabalik lang sa kanila ulit. Ibabalik lang sa inyo. Opo. On a weekly basis. Yung rebate ninyo magiging load rin daw. Yes, na po pwede rin nilang gamitin. Opo. Mm-hmm. Kasi nga din, kumbaga, ibabalik din sa inyo through your load doon sa RFID. Tanong ko lang dito at pinakamaganda maitanong nyo sa kanila. Technologically, di ba, competent na ba itong mga operators natin dito ho sa, kasi ngayon hindi pa nga tayo ano eh, 'di ba, interoperable sa mga toll eh, di po ba? So paano 'yon, yung 'di ba, yung kwentada ho dito, paano nakakasiguro na nag-rebate talaga sa iyo? O tama yung rebate sa iyo? Oo. So parang obligado rin yung mga truckers mag-monitor sa kanilang RFID load. Oo. Kung nai-rebate nang tama ito. Ma'am Mary. Ayun nga kasi, Mr. Ted, ang sinasabi ko sa iyo. Sa inyo, ano ang implementation process nito? Sa sinasabi nila nyo ito sa dyaryo, not only 900 truckers, hindi ito ganoon. Kaming mga trucker dealing at the port na nagha-handle ng mga commodity na agricultural, we are more or less 10,000. So ito ba lahat mag-i-enroll sa kanila? Opo. Ma'am Mary, yung sinasabi niyong 900, kasi sa ibang mga balita, 200 hanggang 300 lang yung tinitignan na magbebenepisyo po dito. Ay, nandito sa dyaryo eh. Iba naman sa iba. Tapos, ibig sabihin hanggang ngayon po, pag magsisimula na to on June 1, hindi nyo pa po nagagawa yung ilang mga guidelines na nakalagay din ngayon sa mga dyaryo at balita na kailangan makipag-ugnayan sa kanila at may 7 days pa sila bago i-approve yung isang truck kung po pwedeng makasama dito sa rebate program? Well, yan nga yung nakakapagtaka rin na not even a single call or a single notification from DA to the truckers na there will be such action that they are supposed to be implemented by June 1. So, kaya nga sabi ko sa inyo, parang ito is one of the so many na laging una sa balitang nakukuha at hindi natin alam kung paano i-implementa. Okay, sige po. So Ma'am Mary, kami tatawag sa TRB mamaya no to thresh out itong mga malabong informasyon. So meantime, sabi nga po ninyo, Ted, ang pinakamalaki talaga naming gastos ay yung mga unnecessary. Okay. Kumusta po ito, Ma'am? Kumusta itong unnecessary? Kumusta ang kutungan sa inyo, particularly po diyan sa Manila Parking and Traffic Bureau? Well, alam mo, dito sa Manila, Mr. Ted, Ms. DJ, alam mo, pagka kami yung mga nag-meeting doon sa mga hierarchy, doon sa mga officials ng Manila City Hall, kahit even the Vice Mayor and mga hepe ng MTPB at saka no less than the City Administrator, maganda eh, maganda. The promises, the wording, talagang maganda at parang matutuwa ka. Pero on the ground, hindi nga ma-implement totally.
ganun pa din. Yung mayroon kaming na-notice lang, medyo nabawasan ng konti. Sinabi ko rin naman nung last meeting namin sa City Hall, noticeably, nag-improve naman, nabawasan. Kasi, pero ngayon, umaarangkada na naman ni eh. Yung paghuhuli nila, pag-apprehend, yung na walang, na dun salungat sa mga pinagkasunduan namin nung mga okay. Boss sa City Hall. Okay, so to say it straight, eh tuloy pa rin ang kutungan at yung unnecessary nga na istorbo na ginagawa nitong mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa mga truckers na bumabiyahe dyan sa Maynila. Yes, hindi nawala totally. Nabawasan okay. Lang ng konti. Opo, nabawasan. And kasi yung sa mga taga-Benguet, through GCash eh. Ang bayaran. Ang tatapang nga nila, may record, di ba? At meron ng ebidensya ipinakita, ha? Mismo sa DILG, itong mga truckers sa Benguet, pero napagod na rin sila eh. Nung huli kong kaugnayan itong grupong ito, sinabi sa akin, pagod na kami, hayaan na lang natin yan. Hindi na matitigil yan. Mukhang deeply rooted na yung sindikato sa Maynila. Actually, mayroon kaming mga proof dyan. Nag-submit kami ng mga GCash. Even yesterday, nagpa-receive kami doon sa City Hall dahil nga, sabi ko nga sa inyo, pag kami ang nag-uusap-usap ng mga boss dyan sa City Hall, masaya eh, parang ang ganda-ganda. Kaya lang, kabaligtaran yung mga implementation sa baba. Opo. Yan ho ba ay tanamak din panahon ni Mayor Isko Moreno? Same, oo. Pareho lang? Doon ito nang galing eh. So mas malala lang ngayon o naibsa? Paano po? Pareho lang. Mary, pareho lang. Pareho lang. Parang okay. Ang aming pakiramdam, parang si Mayor Isko ang nag-author nito eh. Okay, sige po. Salamat po. Hanggang doon muna ako, Ma'am Mary. At kami po, hindi naman kami napapagod at sana hindi kayo mapagod din sa amin. Dito po sa usapin po para sa kapakanan po ng inyong hanay. Salamat po, Ma'am Mary. Alam mo, napakalaking bagay sa amin itong mga alalay ninyo at nagpapasalamat din kami. At sana yung salitang hindi kayo magsasawa galing sana sa inyo. Sa amin at nakikiusap sa inyo na huwag kayong magsasawa. Amen. Huwag ka magsawa, huwag ka mapagod. Pag ako'y nagsawa, mag-retire na lang ako. Nahimik na lang ako. Napapagod na rin ako dito sa... Dito sa Panginoon, paulit-ulit na isyong ito. Ay, nako, Ma'am Mary, sinabi mo. Sige. Mamundok na lang tayo, Ted. Nako po. Ay, kung bata-bata... Magdalim ng kamote. Ako, hindi. Ako, kung bata-bata pa ako, baka umanib ako sa mga alam mo na. Anyway, sige, salamat po na marami, Ma'am Mary. Mabuhay po kayo. Opo. Okay, thank you. Good morning. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.